So, ito, balikan na natin. So, pwede na tayong maglagay mismo ng sibuyas. Ayan, ang gustong-gusto ko dahil isa yan sa mga nagpapabango kapag naglalaga. At the same time, maglalagay na rin tayo ng pamintang buo. Wow na naman kami sa aming pagkain. Hello! Good morning! Ako si Boxy and welcome to my YouTube channel. Umagang kay saya, umagang kay ganda. Halatang-halatang bagong gising si Boxy, nag-ayos lang at naghilamos. Dahil itong ating housemate maagang nagpunta sa Avenue 8 para bumili siya ng sariwang baka. So guys, alam niyo siguro kung ano ang aming lulutuin. Maglilinagang baka tayo ngayon. Samahan ninyo ako at kung paano ko lang ito gawin. So ito yung ating mga kailangan. Wow, nawawa ako sa umagang kay saya. Dahil kitang-kita naman kung gaano kasariwa ang aming baka. So ito yung mga gulay na gagamitin natin. Hindi ko na iisa-isahin. Kita nyo naman at mamaya ipapakita ko lang kung paano lang namin gawin ito. At tamang-tama sa panahong malamig at nag-uulan dito sa Singapore. See you! So ito, ready na. Linagay na namin sa isang lalagyan at pag-uumpisa na tayong maglaga ng baka. So at the same time, pwede na rin tayong maglagay ng asin. Para kahit papaano, magkalasa na rin yung at ma-absorb niya yung alat doon sa laman. Kaya mamaya, tikman natin. So, tamang-tama, habang inaantay natin lumambot yung ating baka na pinapakuluan, meron na naman akong i-share sa inyo. Pagdating sa linagang baka, panalo yan. Pagdating sa mga ganitong pagkain, especially may mga sabaw, hindi yan nawawala sa Cubilla family. Natatandaan ko si Papa, every time sinasama ako sa Novaliches Wet Market, binibili lang namin noon mga tumpok na baka para lang makahigop kami ng masarap na sabaw mula sa baka. Natatandaan ko, Kati, during that time, iniiwan pa ako ni Papa na maliit. Ikot ang ikot si Papa para lang makahanap ng mas mura. Ang natatandaan ko, may mga tumpok yan na 10 hanggang 12 pesos. Ganon lang kamura kasi dahil yan yung mga retaretaso, yung mga pinagpilian, may mga konting laman, taba at konting buto na medyo maayos, kailangan marunong kang mamili para pag uwi niya sa bahay, yun ang lulutuin niya. Kaya pagdating sa mga sabaw at mga linagang pagkain, panalo yan. Kaya mamaya, samahan ninyo ako at tikman. So, balikan natin. So, nakakatuwa. So, yan yung ganyan yung mangyayari once na nagpapakulo tayo. So, yung mga bula-bula na yan, ang tawag daw dyan, yan yung dumi. So, tatanggalin natin yan para mamaya masarap ang higop natin pagdating sa mga linagang pagkain. So, ayan, balikan natin. So, para lang makita natin na talagang malambot na yung baka, minsan ang ginagawa namin, yan, tinutusok lang sa pamamagitan ng tinidor. So, medyo sabi ni Cathy, medyo makunat-kunat pa. So, konti pa, konting laga pa para mas masarap lalo ang kain natin pagdating sa mga linagang baka. So ito, balikan na natin. So pwede na tayong maglagay mismo ng sibuyas. Ayan, ang gustong-gusto ko dahil isa yan sa mga nagpapabango kapag naglalaga. At the same time, maglalagay na rin tayo ng pamintang buo. Wow na naman kami sa aming pagkain. So ito, malapit na, ready na rin ang aming mga gulay. May patatas, cabbage, bagyo beans. Guys, ito, pinagtalunan namin. Ito yung mga malalaki ng dahon ng sibuyas at yung pechay. So balikan na natin, Kat, para makita nila kung sana talagang malambot na. Wow, ang bango, sana naaamoy nyo. Excited na akong humigop ng mainit na sabaw mula sa baka. So, i-check lang natin para kung malaman natin kung malambot na. So, tinutusok lang namin yan ng pamagitan ng tinidor. Wow! Konting-konti na lang. At luto na ang ating linagang baka for recipe for today. So, balikan natin. So, pwede na tayong maglagay ng patatas. Para kahit papano, yung patatas lumambot na rin at saka na natin ilagay yung mga iba't iba pang mga gulay. Wow, nawawa ko sa amoy. Sana kung naaamoy niya lang guys, ready na ang kanin ni Bongski.
So, balikan natin. Pwede na natin ilagay yung gulay tulad ng bagyo beans. Wow! Pati yung dahon ng sibuyas na malalaki lang yung ring na talagang panglaga at the same time yung cabbage. Wow! Nawawa ko sa aming panibagong umaga. Especially, ito ang pagkain. Wow na wow! Busog, lusog, panalo. So, balikan na natin. Wow, nawaw ako. So, tamang-tama, huwag natin masyado siyang lutong-luto. Mas maganda talaga, half cook lang para talaga yung sustansya ng gulay, ramdam natin. Kaya mamaya, samahan ninyo ako at tikman. So, pwede na natin ilagay yung pechay. So, iubos mo na yung kati. Kaya mamaya, samahan nyo ako at tikman. Sa wakas, natapos din ang aming recipe sa tulong ng aking housemate. Nilagang baka. Kaya samahan ninyo ako at tikman. Takam na ako. Amoy na amoy pa lang. Panalo. Ang init, guys. Gabi, sabaw pa lang. Panalo. Sana nasundan ninyo kung paano lang kami magluto sa tulong ng aking housemate na si Cathy o nasundan kung paano lang gawin ang nilagang baka. At maraming salamat. Shout out sa mag-asawa mula sa Canada, James and Cindy. Thank you kahit papaano nakakarating ang biyaya at blessings mula sa amin dito. And don't forget to like, share and comment and click subscribe my YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat and good morning.